Castro. Hello mga climbers, welcome to my channel. Ito po pala ang Buhay Climbers TV. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, ay bago pa pala yung channel ko, kaya ikaw nang bahala. Today's episode guys is magbabanting tayo ng durian. Bakit diyan yun na inaasal mo? Ano bang drama mo sa buhay? So ano nga ba yung pagbabanting ng durian? Marami sa atin na hindi alam yun, kaya ating pag-usapan at samahan nyo ako. Tara, pero bago yun, intro muna tayo. Putang anima, putang anima, putang anima, putang anima. Climbers, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang pagbabanting ng durian. Kaya samahan nyo ko at aakyat tayo ng durian. So, tara! So, mga climbers, kailangan po natin ito para makabanting ng durian kasi mababali yung durian kapag, ano, nilatayan natin yan eh. So, ito yung bato. Tsaka ito naman yung panulak at tsaka pambira natin. So, sismulan natin. So, tatalian natin to or ihihiktan ba? Kasi mababali yan eh. Mabuti na yung hikta natin kasi kapag nahulog, eh mahirap naman kapag nahulog sa ibang tao. Tulad na yun ng, ano, ng pagmamahal. Kahit gaano mo kalab, eh nahulog pa rin sa iba. Eh nahulog pa rin sa iba. Napagod na! Baliw ka yata eh! Ito na. Yun. Mga climbers, hindi dapat yung mahugot yung pag-ikot natin dito kasi mamamatay yung sanga eh. Kaya ang gagawin natin eh, luluag-luagan natin kunti. Kasi kapag namatay yung sanga eh, ano naman, hindi na tayo makahanap ng pera. Kaya, ganito lang, basic lang to. Tapos, bibilahin na natin to. Yun. Kaya, tsaka dito na naman din siya i-talik. So, dito tayo magsimula. Yan. Ito. Ganyan. So, hilahin natin siya. Kailangan talaga ito mga climbers kasi kapag lumaki yung durian at tsaka yung sanga, hindi na madaog yung bunga. Mababali. Sayang naman yung bunga. Kailangan talaga to para hindi mababali yung sanga. Napakaraming durian pa naman ito. Tapos maalaglag lang na hindi pa nahinog. Kailangan talaga to. Kailangan talaga talian yung sanga para hindi mababali. Para makakain din ng masarap na durian. Tsaka kailangan natin ng hindi na ito pwede iniputulin to. Kasi marami pa mga durian dyan, oh. Tingnan nyo. Yun. Kailangan pa natin talian. Ngayon na panahon guys, kapag ano, kapag tanga-tanga ka, baka mahulog ka sa ibang tao na, ano, hindi ka naman mahal. Mabuti nang mahulog sa puno, kaysa mahulog ka sa taong, hindi mo naman mahal. Yawaan ako eh. Bahalag mahulog ko sa tao, hindi lang mahulog sa punuan. Ingatan mo siya. Ha.
to mga climbers. Tingnan nyo. Ito, kunin natin to. Kasi, nakasira yan. Tingnan nyo mga climbers. Hindi siya ganito mga climbers sa pagkatali. Kasi kapag ganito na pagkatali, eh, mamamatay yung, ano, yung sanga. Tulad nito, kinalian ng, ano, mahigpit. So, patay. Kaya ang pagtali ng durian, ng sanga ng durian, ganito lang. Para makaginawa naman yung sanga. Tsaka, ano, makadalo yung mga, sinisip-sip niya na ba, ano ba? Mga, iwan ko. So, patalian natin ulit ito mga climbers. Ganito lang pagkatali. Kailangan talaga itong mga ganito mga moves mga climbers para hindi naman mabali yung sanga. Tsaka abot ng abot tayo sa pagka-harvest time. So mga climbers, meron pala kaming harvest sa durian ngayong July 15 sa tawag mo, sa Jinsan. I-upload ko yun. Lahat ng products doon, harvestin namin. Bago yun, dito muna tayo sa Baguio District, Davao City. Dito muna tayo magtatrabaho. Hindi to sa akin, climbers, ha. Inupahan lang ako para gumawa ng mga ganitong trabaho. Kasi ito, mahirap talaga kapag professional climber ka. Maraming mahanap sa'yo. Ito, papatay ito.
So yun mga climbers, natapos na yung trabaho natin dito. Kaya tapos na rin itong video na to. At mag-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Christian J. Montalba na nasa Japan. Pre, amping niya pre, pag-uli ni mo, dali yung taon ko hapon ha. Kaya may nalang po din taon eh. Shoutout ko kay Red Tisoy, Kanlas Family. Shoutout ko kay Jan. Amping yung biyahe niya dyan. Kaya mura gagwago yun ang biyahe niya mo sa mga track niya. Shoutout kay Kabisdak TV. Silingan na mo. So yun lang. At maraming salamat.